Hi everyone, I'm Mei and welcome back to our channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko with emergency cesarean or C-section delivery. Kung anong preparation yung ginagawa before operation, kung ano yung nangyayari sa loob ng operating room, and kung ano yung kailangan gawin after operation. So kaya ako nag-undergo ng emergency CS is because una, placenta previa yung condition ko, and pangalawa, due to early labor at 34 weeks. So as early as 34 weeks, nanganak na ako, so considered as premature yung baby namin. So kung gusto nyo malaman kung ano yung nangyari, meron kaming vlog, yung labor and delivery vlog, tsaka birth story, doon namin shinare, doon namin kinuwento lahat kung anong nangyari doon sa panganak ko. So kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko yung links sa description box. And by the way, itong mga sinishare ko sa inyo, sinishare namin sa inyo, is based lang sa experience namin. So, possible na iba yung mangyari sa inyo. Depende dyan sa situation nyo and sa condition nyo kasi magkakaiba naman tayo ng situation. So, before tayo mag-start dun sa kwento ko about sa emergency CS, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo kung meron kami mga bagong videos. So mag-start tayo nung nasa labor room na ako kasi the day before ako manganak, doon lang nag-decide si OB na kailangan ko ng emergency CS. So ang in-schedule sa akin is the next day, 6 a.m, doon ako mag-start ng operation. So as early as 5 a.m, pin-repair na ako ng mga nurse, tinanggal na yung mga aparatos na nakabit sa akin. Tapos merong in-inject sa akin for skin test. Yun ata yung para malaman kung allergic ka doon sa gamot na gagamitin or sa anesthesia na gagamitin sa operation. Hindi ko lang sure kung anong gamot yung tinetest, ganyan. So, nung itutusok siya sa akin, winarningan ako nung nurse na masakit daw yun kasi mababaw lang daw yung tusok nun. And yun na din yung mga nababasa ko before. So, medyo in-expect ko na. Pero nung tinusok siya sa akin, tolerable naman siya. Mas masakit lang siya compared dun sa pag kinukuhanan ka ng dugo, ganun. Tapos para siyang mas masakit lang na kagat ng langgam, ganun. For me ha, ganun yung feeling. Hindi naman din mataas yung pain tolerance ko, pero kineri ko naman yung skin test. So yung tinusukan na part, binilugan yun ng nurse. And ang sabi sa akin is kung may ma-feel daw ako na pangangate or kung may iba kong maramdaman, tsaka siguro kung may reaction dun sa balat, dun malalaman. Pero after a few minutes, wala naman akong naramdaman or wala namang naging reaction yung skin ko. So after nun, tinanong ko sa nurse kung pwede akong maghilamos man lang or mag-toothbrush. And pinayagan naman ako, basta dun lang ako sa bed. Nakaupo lang ako dun sa bed, dinalhan nila ako ng planggan, ng maliit, na may tubig, tapos yung sabon, tsaka toothbrush and toothpaste, kasama naman dun sa kit na binigay sa akin. So dun lang ako naghilamos and nag-toothbrush. Tapos pinaalam ko rin kung pwede akong magkilay man lang or mag-cheek tint kasi pinayagan ako na magpicture with the baby dun sa operating room. So sabi ko gusto ko man lang na kahit papaano presentable itsura ko sa picture. So pumayag naman sila basta wag lang daw lipstick, and tinanong din pala ako kung may nail polish ako kasi bawal din yung nail polish. After noon, dinala na nila ako sa operating room, and pagpasok doon ako medyo kinabahan kasi alam mo yung legit na operating room na nakikita mo sa TV, sa movies, na mayroong table sa gitna, tapos may malaking ilaw na bilog sa taas, tapos ang daming tao, ang daming staff. So alam mo yung parang doon lang nag-sit in na this is it, na ooperahan ka. So medyo kinabahan ako sa part na yon. Tapos maya-maya, isa-isa na sila nagpakilala sa akin. Una nagpakilala is yung nurse, na parang siya yung lead nurse, ganon. Tapos, kinonfirm yung details ko, yung name ko. Siyempre, para ma-sure nila kung ako ba talaga yung pasyente yung operahan. Tapos, next na nagpakilala sa akin is yung anesthesiologist, and explain niya sa akin yung procedure na gagawin and kung ano yung possible kong maramdaman, which is, sabi niya, pwede daw ako mag-chills, mahilo, or magsuka. Tapos, tinanong ko rin pala yung anesthesiologist kung epidural ba yung ituturok na anesthesia sa akin. Kasi yun yung nababasa kong term when it comes to anesthesia. Pero sabi niya na hindi naman daw epidural yon. Sabi niya, ibang anesthesia. Hindi ko maalala kung ano yung term eh. Basta sabi niya, hindi daw epidural yon. Tapos sabi niya na makakatulog daw ako or papatulugin daw nila ako sa operation. Pero nirequest ko na kung pwedeng gising ako kasi gusto kong marinig yung iyak ni baby. So, pumayag naman siya, umokay naman siya doon na half awake ako.
sa operation. Tapos maya-maya, dumating na si OB and kinausap ko siya. Tinanong ko kung pwede kong makausap muna si Gerald sa phone lang naman bago mag-start yung operation. And pinayagan naman kami. So ayun, kinausap ko lang siya kung nasaan na siya. Kasi gusto ko nandun siya sa labas ng operation. Gusto ko abangan niya si baby. Basta parang kinonfirm ko lang kung ano yung plano namin na alam niya yung plans after kung manganak after the operation. Tapos maya-maya, hindi ko alam kung nagbigay ba si OB ng go signal, pero parang doon na nagsimula lahat ng pangyayari. So una is, nilagyan na ako ng anesthesia, pinatagilid nila ako, inassist ako nung lead nurse dito sa kaliwa, tapos nasa kanan si anesthesiology. So dito ako nakaharap dun sa lead nurse, tapos pinag-fetal position ako to the point na parang naiipit na yung chan ko, pero inassist naman ako. Tapos, nung tinurok na siya sa akin, masakit siya. Ramdam mo yung sakit niya, mas masakit siya compared dun sa tusok sa pag kinukuha na ng dugo. Doon ko kasi laging kinocompare yung sakit. Pero tolerable naman and saklit lang naman. Tapos after nun, pina-straight position nila ako agad para habang hindi daw pa nag-e-effect yung anesthesia, ma-straight ko pa yung paa ko. Pero maya-maya, ramdam ko na bumibigat na yung paa ko na parang hindi ko na nafe-feel yung paa ko. Tapos next is nilagyan na ako ng oxygen, yung may hose dito sa ilong, ganyan. Tapos medyo uncomfortable yung feeling kasi pagkalagay parang may bumuga na hangin, which is kinonfirm nung anesthesiologist kung may na-feel akong ganon. And okay lang naman daw yung ibig sabihin, may pumapasok na oxygen. Tapos yung dalawang braso, pina-stretch, parang nakaganyan ako. Tapos in-strap siya, may patungan yun sa dalawang gilid, tapos in-strap pareho. Tapos ito sa kabila, may kinabit na for heart rate, pinomonitor yung heart rate. Tapos sa kabila naman yung BP, as in yung BP na nakaganon, tapos yung lumulobo, ganon. So dalawa kong kamay nakastretch na ganyan, and may nagmonitor pareho. Tapos kasabay nung mga ginagawa or nangyayari dun sa upper part ng body ko, sa lower part naman, may na-feel ako na binuka yung legs ko and may nilagay something sa akin or parang may ginagalaw ganyan. Tapos saka ko lang na-realize after ng operation na siguro catheter yung nilagay doon. So medyo uncomfortable pero hindi naman masakit. And tinanong ko rin pala sa anesthesiologist, sabi ko bakit nararamdaman ko yun? Kasi 'di ba dapat may anesthesia na yung hindi ko na magalaw yung paa ko ganyan, pero nararamdaman ko na ginalaw yung legs ko, na binuka yung legs ko. Tapos basta pag may hinahawakan sa lower part, nararamdaman ko. And sabi nung anesthesiologist, okay lang naman daw yon. Tapos pinatry nila sa akin na galawin yung paa ko, na buhatin yung paa ko. Pinatry na pagalawin yung mga daliri ko sa paa. And hindi ko naman talaga magalaw. So, ibig sabihin daw, umeepekto na yung anesthesia nun. After nun, meron nang nilagay na malaking tela sa harapan ko na hindi ko na makikita yung talagang ilaw. Kasi nauna, nakikita ko yung reflection sa ilaw and sabi ko gusto ko makita yung nangyayari ng operation sa tiyan ko through the reflection, pero hindi mo siya makikita dahil sobrang taas nung tela na yon na naka-cover. Then maya-maya para nag-initiate na yung lead nurse na tipong nagbanggit na siya ng time na start ng operation, ng patient name, yung mga details ganyan. Tapos ayun na, hindi ko na namalayan na ang bilis ng pangyayari. Maya-maya narinig ko na yung iyak ni baby, na nag-declare na si OB ng baby out. Sabi niya, baby out. Tapos nagbangitan ng time. Tapos narinig ko, picture na. Pinipicture na nila si baby. So ayun, ang bilis lang na hindi ko alam kung kailan exactly nangyari yung paghiwa, yung talagang operation. Tapos maya-maya, biglang hindi ko narinig yung iyak ni baby, na nag-worry ako. Tinanong ko yung anesthesiologist. Kasi siya yung pinakamalapit sa akin, nandito siya sa may bandang taas. Sabi ko, bakit po hindi ko na narinig yung iyak ni baby? Yun pala, tinala na nila sa NICU para linisin and bihisan. Tapos, hindi kami nakapag skin to skin. Yung ospital, sinusuport naman nila yung unang yakap or skin to skin. Pero dahil sa COVID-19, hindi nila inalaw yung skin to skin. So, wala kaming ganun ni baby. So, after niyang malinisan and mabihisan, dinala naman nila sa akin si baby. Pero, ayun nga, hindi kami talagang nagdikit. Kasi di ba nakastrap ako, ni hawak, wala talaga. Tapos feeling ko nga nakatulog ako after operation after mag-baby out. Kasi hindi ko maalala na may picture kami ni baby. Ang naalala ko lang is, nandiyan siya, nandito siya sa left side, nakikita ko siya, pinakita siya sa akin, tinabi siya sa akin.
yun lang talaga yung naalala ko. Tapos sobrang saglit lang talaga nun, nakatabi ko si baby, and then maya-maya binalik na siya sa NICU. Tapos syempre, hindi pa tapos yung pinaka-operation talaga kasi kinuklose pa yung tahi. So habang nangyayari yun, nag-start ako makaramdam ng panginginig. As in, nanginginig yung katawan ko. Imagine na kaganyan ka, tapos nagsishake yung katawan mo na para kang giniginaw na parang hindi. Tapos tinanong ko yung anesthesiologist kasi nga siya yung pinakamalapit sa akin. Sabi ko, bakit po ako parang giniginaw? Bakit po ako nanginginig? And yun na nga yung sinabi ni anesthesiologist before na possible akong mag-chills. So ako, kinabahan pa rin ako kasi nga involuntary kang nanginginig na bakit ganon, na feeling mo may hindi magandang nangyari, ganon, feeling mo may mali. Pero inassure niya naman ako na normal lang yon, and sabi niya mag-inhale, exhale. Tapos maya-maya, nararamdaman ko na nilalagyan na ako ng diaper and ng binder. So parang meaning tapos na yung operation nun. And then kinausap ako, nasabi dadalhin daw ako sa recovery room hanggang sa mawala yung effect ng anesthesia. So nung dinala na ako sa recovery room, nanginginig pa rin ako nun, and tinatry ko pa rin talagang kumalma, tinatry ko pa rin talagang mag-inhale, exhale. Tapos nung nasa recovery room na ako, nandun lang ako for siguro less than an hour hanggang sa mawala yung anesthesia, na nararamdaman ko na yung paa ko, nagagalaw ko na yung paa ko, and unti-unti na rin nawawala yung panginginig ng katawan ko. Hindi na ako nanginginig, hindi na ako giniginaw. So yun na naman yung ginawa ko sa recovery room. Mabilis lang nawala yung anesthesia. Tapos nagpatagal lang is yung parang endorsement ata bago ako iakyat sa room. So inakyat na ako dun sa room namin, and dun ako hinihintay ni Gerald. And in-advise sa akin na hindi ako pwedeng tumayo, na naka-bed rest muna ako. Tapos dun ko na-realize na catheter nga yung kinabit sa akin, na meron nga akong catheter. And ang galing pala nung catheter no, na tipong hindi mo ma-feel na may ihi ka. Kasi akala ko dati may feeling na may ihi ka, pero maiihi ka lang. Yun pala, pag catheter, hindi mo talaga ma-feel yung feeling na naiihi. Talagang makita mo na lang dun sa parang bag na may ihi na. So yun yung ginawa ko after ko malagay dun sa, madala dun sa private room. Bed rest lang ako the whole day. So si Gerald lang yung naka-visit kay baby sa NICU, kasi nandun siya sa NICU. So yun, for more than one day hindi ko nakita si baby after manganak. Then the next day, tinanggal na yung catheter ko, and inexpect ko din na masakit yon kasi sabi nila yung pagkabit and pagtanggal ng catheter masakit daw. Pero for me, tolerable naman siya, hindi naman siya sobrang sakit. Pero nga, may konting pain. So yun, since wala na akong catheter, nilagyan nila ako ng adult diaper kasi meron din akong bleeding. May bleeding din yung nangyari sa akin. So kailangan kong mag-adult diaper. Tapos, in-advise na din nila ako na gumalaw-galaw, mag-start na ako umupo or tumayo para daw makautot na ako. Kailangan ko daw kasing makautot bago ko payagan na kumain ng solids. Kasi ang kinakain ko lang that time, puro liquids lang, tubig, sabaw, ganyan. And kailangan ko din makautot bago ko mabigyan ng go signal ni doktora, ni OB, na ma-discharge. Kaso, yun nga lang, hindi talaga ako makautot kahit na anong paglalakad or paggalaw yung gawin ko. So ang ginawa, the next day or sa next visit ni doktora, after niya linisin yung sugat ko or yung tahi ko, in-advise niya ako na mag-suppository na lang ako. So yung suppository, hindi ko alam kung capsule ba yun or what na nilalagay sa butas ng puwet. And hindi siya masakit, pero uncomfortable yung feeling kasi, di ba, imagine may ilalagay sa'yo. So ayun, and after ilagay yon, sabi nung nurse, wait daw ako ng 15 minutes, kahit daw taing-tay ka na, pigilan mo muna kung wala pang 15 minutes. Pero sa akin ang nangyari is, lumipas na yung 15 minutes, lumipas na yung ilang oras, hindi, wala pa rin talaga akong nararamdaman. So medyo nag-worry na kami nun. Pero nung kinagabihan, naka-utot naman ako and naka-jeps naman ako. So in-inform ko yun kay doctor, kay OB. Tapos, kinabukasan, pinayagan na ako for discharge. Binigyan na ako ng go signal for discharge. So, the next day, since pinayagan na kami for discharge, nakauwi na kami ng bahay. And ang ginawa lang naman na aftercare is lilinisan lang yung tahi with betadine, which is si Gerald yung gumagawa.
Tapos, yun, hindi ako pwede magkikilos pa dahil nga fresh pa yung tahi, iniiwasan natin na bumuka yung tahi or may mangyaring hindi maganda. So, sana nakatulong itong video namin para magkaroon kayo ng idea kung ano nangyayari sa cesarean delivery or operation. Lalo sa mga mommies dyan na nakaschedule for CS or kahit sa mga magno-normal delivery, expect nyo siguro na possible din kayong ma-emergency CS. Diba? So, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero mas maganda na yung prepared kayo. Alam nyo yung possible na mangyari. And lastly, don't worry kung CS delivery tayo kasi hindi naman yan makakabawa sa pagiging nanay natin. So, normal delivery man, CS, or kahit anong klaseng panganganak man yan, nanay pa rin tayo, hindi yan makakabawa sa pagiging nanay natin, okay? So, thank you for watching and see you on our next video. Umiiyak mo si baby. Bye-bye!